Magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, buwan, araw at mga bituin, kanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Blas, isang obispo at martir. Upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtam namin araw-araw. At sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa Burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapati ninyong paglukluin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagamat ako'y bata pa,
walang karanasan. Pinapamuno mo ako ng iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito ng napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, "Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili na mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binigyan kita ng karunungang walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatan maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita, Poon, ikaw ay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin niyaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabing niya sa mga ito,
magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahingat tayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Sabado sa buwan ng Pebrero. Ang ating debosyon sa ating mahal na Birheng Maria ay ating inaalala tuwing Sabado, lalo na kapag unang Sabado ng buwan. Kaya naman, kasama ang ating mahal na ina, sama-sama nating bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong ina. Tanda natin na sa krus, ibinigay ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang mga alagad. Narito ang inyong ina. Speaking of nanay, alam ho ninyo sa araw na ito, ginugunita rin natin ang kapistahan ni San Blas, Saint Blaise. Kaya sa mga may edad na, sanay ho tayo na kapag piyesta ni Saint Blaise, merong pagbabasbas ng lalamunan. Kahapon, Candelaria. Yung mga kandilang binasbasan, yun ang kadalasang ginagamit pangbasbas sa ating mga lalamunan. Si Saint Blaise ay patron ng mga may karamdaman sa lalamunan. Pagdating sa boses, naalala ko nung ako'y bata-bata pang pare, ako po ay nagkaroon ng problema sa aking lalamunan. Nagkaroon ng mga nodules, tapos po ay mga nagkaroon ako ng matinding acid reflux. Kaya sabi ng doktor, ooperahan ka kagad, Father. Kailangan matanggal kagad yan. Kung hindi, magkakaproblema ang boses mo. Alam niyo po, ang mas kinatakot ko at kinalungkot, hindi yung ooperahan, kundi yung pagkatapos ng operasyon. Kasi sabi ng pare, anong doktor, pagkatapos ng operasyon, Father, isang buwan, complete voice rest. So, hindi magsasalita ng isang buwan. Paano ako? Isang buwan. Kaya talagang napakahirap. Pero ako po ay nagpagaling sa bahay namin. Pinauwi muna ako sa aking nanay. Kaya ang daladala ko po noong pag may bisita ako, whiteboard at saka whiteboard marker. Kaya yung mga bisita ko, doon kami nag-uusap, susulat ako. Itong mga bisita ko naman, sumusulat din. Sabi ko, ako ay pipi, hindi ako bingi. Magsalita kayo. Pati yung whiteboard ko kinukuha. Alam nyo po, ngayon meron tayong isang paring may sakit din. Si Father Doji. Siya po ay na-triple bypass nung Lunes. Kaya matagal ang gamutan. Siya po ay nasa parokya ng Assumption sa May Malate. At ako'y nagpapasalamat din sa Diyos na ako po muna ang papalit sa kanya doon. Kaya ito ang aking huling misa dahil kailangan kong tulungan ng aking kapatid na pari. Kaya sa susunod sa Lunes, doon na ho ang aking bagong misyon sa Assumption. Alam mo ninyo, pag pinag-iisipan ko, talagang dadalin at dadalin tayo sa ating nanay. No? Kapag tayo napapagod,
kapag tayo nahihirapan o kapag merong gustong ayusin sa atin, pero kapag meron tayong dapat gawin, umuwi tayo ng bahay. Kagaya ng ating narinig sa ating ebanghelyo, napakaraming nagawa ng mga alagad. Pumunta sila kay Jesus at ang sabi niya, Panginoon, napakarami naming nagawa. Nagpakain kami, nagturo kami. Para bang gusto nilang sabihin, mission accomplished. Akala nila, bibigyan sila kagad ng bagong trabaho. Ano ang sabi ni Kristo? Humanap tayo ng ilang na lugar. Magpahinga tayo. Kung meron mang isang taong lagi at unang nagsasabi sa atin yan, ang nanay natin. Medyo kabalintunaan nga lang. Kung sino pa yung laging busy, maraming ginagawa, nanay pa ang magsasabi sa anak, magpahinga ka muna. Magpahinga ka naman. Alam ng Diyos kung paano tayo ihahanda sa bawat bagong misyon, hamon at pagkakataon sa buhay natin. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ano ang sabi ng Diyos kay Solomon? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Ako ang magbibigay ng hindi nila kayang ibigay sa iyo. Ako ang gagawa ng hindi mo kayang gawin. Akong Diyos ang pumili at tumawag sa iyo. Ako ang bahala sa iyo. Kaya nga araw-araw, ito ang ating pakinggan. Araw-araw, ito ang ating hilingin. Sa tulong ni San Blas, sana mapagaling tayo ng Panginoon at mapatahimik tayo ng Panginoon sa mga bagay na hindi tama. Lalo na sa pagkakalat ng kasinungalingan, ng paninira. Pagalingin tayo ng Diyos, ayusin ng Diyos ang boses, ang bibig natin na kung minsan matabil, matalim. Nawa ang bawat pagbukas ng ating bibig ay ang siyang paglabas ng katotohanan, ng kabutihan, ng pag-ibig at pag-asa ng Panginoon. Sa pagkapatuloy ng ating pagdiriwang mga kapatid, sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Salamat, meron pa tayong lakas, meron pa tayong oras. Pero huwag mo kalilimutan, hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. At wala sa iyo lahat. Hindi masamang mapagod. Huwag ka lang titigil, maglingkod. Sa tulong ni Maria, araw-araw, tayo man ay patuloy na gumawa ng tama. Huwag rin tayong matakot, magpahinga, upang mas makagawa pa rin tayo ng tama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban. Ang ating pong itutugon, Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagkapahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang
mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo sa buwan na ito. Ang mga kapatid nating may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit. Ang mga katutubo at bilanggo. Ang mga biktima ng karahasan, digmaan, kalamidad. Ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan. At ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo po kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo po at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan,
pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala na para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang
Para sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari ninyo po itong dalhin sa simbahan. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Pagkatapos ng wisa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong kapistahan ni San Blas, kaugalian po na isagawa ang pagbabasbas sa mga lalamunan at ang panalangin para sa lunas at kagalingan. Ang ating pong panalangin ay pang-isahan na lamang po nating gagawin. At ang ating kandila na siyang aking ibabasbas sa inyo, ang siyang binasbasan din natin kahapon, Candelaria, kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Habang kayo po ay aking binabasbasan sa inyong lalamunan, ipanalangin po ninyo nawa gamitin ng Diyos ang bawat nating salita sa ikabubuti, ikatatama, ikaliligtas ng ating kapwa. Yumuko po kayo. Sa tulong ni San Blas, obispo at martir, iadya nawa kayo ng Diyos sa mga sakit sa lalamunan at sa iba pang mga karamdaman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago ko po ibigay ang huling basbas, kasabay po ng pasasalamat ng Simbahan ng Quiapo sa inyong pagsisimba at pagbibigay pa rin ng tulong, donasyon, material at pinansyal. Ako po ay kukuha rin ng pagkakataong magpasalamat at magpaalam ulit sa inyo bilang paring nakatalaga dito sa Quiapo. Sa Lunes, doon ako sa mula sa bahay ng anak, doon naman ako sa nanay muna sa Our Lady of Assumption sa may Malate, sa may kapitbahay nyo lang naman ho ako. Doon ako muna ako sa kanyang nanay. Kaya ipagdasal nyo rin po ako. Isama nyo po ako sa aking mga panalangin, sa aking paglilingkod. Makakabalik-balik pa rin naman mga kapag-misa sana, lalo na kapag Biyernes ng alas tres ulit. Dating buhay ulit, bisitang pare kapag Biyernes ng alas tres ng hapon. Sa mga pare, sa mga kasama kong lingkod, at sa inyong mga kadiboto, maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at laging ingatan ng Diyos ang inyong pamilya, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo